Good day po sa lahat. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ang tungkol sa mga OFW na kapwa ko na nasa ibang bansa o yung mga nasa Pilipinas na gusto pa rin magtrabaho sa ibang bansa. Kung ikaw yon, panoorin mo ang video na ito. Ang good news po ay mawawala na po ang OEC para sa ating mga OFW. Di ba? Good news yon. So, hindi na po tayo gagamit ng OEC simula po sa September. Pero hanggang katapusan ng Agosto ngayong taon, 2023, kung halimbawa ang kakailangan ninyo ay, halimbawa magbabakasyon kayo, OEC pa rin po ang gagamitin ninyo. Kung kayo po ay by August katapusan, magpo-proseso. Pero paglagpas po noon by September, is hindi na po kayo gagamit ng OEC. At isa pa, meron pong kapalitian. Isang bagong lunsad po ng DMW, ang isang mobile apps o ang tinatawag na OFW Pass. So ito na po ang gagamitin natin by September ay ang OFW Pass na tinatawag nila. Pero pwede na po kayo mag-download nito ng OFW Pass. Kasi meron na po ito, makikita na po ito sa Play Store ng ating mga cellphone. Hanapin nyo lang po, i-type nyo lang po ang DMW Mobile Apps, makikita na po ninyo yung ganito. Yan. Tapos i-download lang po nyo, then mag-register po kayo para po makakuha po kayo ng password at saka username. So, kagaya po ng iba, marami pong nagsasabi na papaano po pag hindi po ako marunong gumamit ng cellphone. I mean, hindi po ako mahilig dun sa mga online application. Papaano po ang gagawin ko? Ang DMW po ay nakahanda po silang tumulong para po mag-assist pa rin po sa inyo. Dahil bago pa lang po ang sistemang ito, nakahanda po sila na tulungan kayo at i-guide tayo para po makapag-fill up ng tama dito sa OFW Pass na ito. Ano ba ang kaibahan ng OEC at ng OFW Pass? Kung tutuusin po, halos wala pong kaibahan. Kasi same lang din naman po yun. Mas pinadali lang po ang magiging sistema. Kasi po, kahit pag meron na po kayong OFW Pass na nakadownload sa cellphone ninyo, is hindi nyo na po kakailanganing pumunta sa opisina ng DMW or ng POEA para po kumuha ng OEC. By online na po ninyo ito gagamitin. So, mas pinadali. Dahil yun po ang mas maganda doon, hindi na po kayo ma-hassle bumiyahe o kaya hindi na po kayo pipila kung sakasakali. Doon pa lang po sa application na yon is pwede na po kayong mag-process ng inyong OEC. So, ganun din po yon magiging sistema. Yung pa rin po yon parang OEC din. Ang nakatulong lang is napadali po dahil nga po, online na po siya. By using your cellphone, makakapag-register at makakapag-request na po kayo nito. So, sino ba yung mga dapat talagang gumamit nito? So, lahat po ng OFW na nag-a-apply abroad na dumadaan po sa DMW or PNPOEA ay kailangan pong gumamit ng OEC na ito, ng OFW Pass na ito. So, kailangan po itong gawin ng mga lalabas ng bansa para magtrabaho sa ibang bansa at halimbawa po yung mga, lalo na po yung mga newly hired o yung mga bago pa lang nag-a-apply, isa po sila sa mga kailangan talagang gumamit nitong OFW Pass na ito. Maging po yung mga rehired na nagpa-process po na nasa Pilipinas ay dadaan din po dito. Maging po yung mga uuwi ng Pilipinas, magbabakasyon, ay ganun din po. Kagandahan nga lang po nito is nasa application na siya, nasa cellphone na po natin siya. Kaya mas madali na po natin itong mapuproseso via our own process syempre. Kasi tayo po yung mag-fill up nun dahil nga po individual application pa rin po to para po sa ating mga OFW na nag-download at gumagamit na ng OFW Pass na ito. Yung mga dadaan sa POEA ay gagamit din po neto, lalo na rin po maging yung mga nadaan ng agency. So kahit po dumaan kayo ng agency, kailangan nyo pa rin pong gumamit nitong OFW Pass na ito. So ang DMW ay magpe-prepare po sila ng mga IT person para po magturo sa bawat agency kung paano mag-guide yung mga applicant worker, mga OFW natin para po mag-fill up nito at maturuan po tayo kung paano po ang paggamit nito. So kaya wag po mag-alala, kung kahit po sa agency kayo dumaan, meron po silang guide na ibibigay sa inyo at gayon din po meron pong ibibigay ang DMW ng mga IT person na mag-assist po sa mga agency para ma-assist din po nila yung mga OFW na mag-apply sa agency nila. At isa pa, kahit po kayo ay mga direct hire o sabihin na nating nag-apply government to government, like halimbawa sa POEA nga po, isa pa rin po kayo sa kailangan gumamit ng OFW Pass na ito. So, ibig sabihin, lahat po talaga ng OFW na legal worker. Kasi po, kailangan pong gumamit nito. So, masabi mang direct hire o government to government o dumaan sa agency, kailangan po talagang gumamit ng DMW Pass na ito. So, yun po, lahat po ng mga OFW na gagamit at lalabas ng bansa na may mga kontrata, kailangan pong gumamit ng OFW Pass na ito.
Kung tayo naman po ay rehired, halimbawa po rehired tayo at kailangan nating magbakasyon, uuwi ng Pilipinas, gagamit pa rin po tayo ng tinatawag nating OFW pass na ito. Pero tandaan po, kung halimbawa po naman kayo po ay nag-transfer o naglipat ng ibang company, so halimbawa nagbago ang employer ninyo, kailangan nyo pa rin po ang inyong OFW pass. Pero make sure po na ang inyong kontrata ay kailangang verified. Kailangan po ma-verified po ang inyong mga kontrata. Kailangan po lagi po kapag bago po ang ating kontrata o nag-change employer po tayo, kailangan po laging verified po ang ating mga kontrata. Kailangan ipa-verified po ito sa mga polo natin sa kung saang bansa man po kayo naroroon. So pumunta lang po kayo sa polo to make sure na ang inyo pong contract ay verified. Para just in case po na magkaroon ng problema, is madali pong mahanap, madali rin po kayo mahanap ng ating polo o ng ating OWA kung saan man po kayo nandoon. Kaya importante po na verified ang ating mga contract. Kapag po halimbawa na verified na po ang inyong mga kontrata, halimbawa na transfer po kayo ng inyong employer at naglipat po kayo ng company, kailangan po ninyong na-verified na ninyo ang inyong contract, within 24 hours pwede na po kayo uling mag-apply sa OFW pass natin. So yun po, ganun po kabilis dahil nga po automated na po siya, so madali na po nating mapoproseso. So halimbawa po kakalipat nyo lang ngayon within 24 hours verified na ang kontrata nyo, pwede na po kayong mag-fill up sa OFW pass. Mapukabilis ang pagpaprocess natin ng OEC dahil nga po mapapalitan ito ng OFW pass. So hindi na po natin kakailanganing pumila every time na kukuha tayo ng OEC o pumunta man sa POA kung nasa Pinas tayo, every time na kailangan natin ng OEC. Kaya effective po ito sa September 2023 ang ating OFW pass. Ganun na po siya pinadali ng DMW para po sa ating mga OFW. Sa ngayon po, yun lang po muna. Kung marami pa po kayong katanungan, pwede po kayong dumalaw sa dmw.gov.ph para po ma-check ninyo doon kung ano pa po yung mga latest na inilabas nila regarding po dito sa OFW pass. Ganun din po, maraming salamat po sa panonood at sa mga susunod nating video. Follow lang po para sa ating mga kapwa OFW. Maraming salamat po. Huwag po mahihiyang magtanong kung para po sa ating kabutihang mga OFW. Pwede po magtanong. Pwede rin po kayong dumalaw sa owa.gov.ph sa iba pang information. Ganun din po sa dmw.gov.ph para po sa mga kaalaman tungkol po dito. Yun lang po, maraming salamat sa mga nanonood. Hanggang sa muling video po natin. Maraming salamat.